Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Gawin mo ito ngayong last quarter moon upang ang lahat ng kamalasan ay mawala na sa iyong buhay. Ang mga ritual na isinasagawa tuwing last quarter moon ay may kaugnayan sa pagpapaalis ng kamalasan sa bahay maging sa katawan natin. Mainam na isagawa din ang pag-aalis ng mga masasamang bisyo at paglimot sa minamahal. Ngayong gabi ng last quarter moon ay maaari mo itong gawin upang lahat ng kamalasan ay tuluyan ang lumayo sa inyong buhay. Kumuha lamang po kayo ng isang malinis na papel at ballpen at mangangailangan din kayo ng isang kurot na asin at isang kurot ng durog na paminta at isang puting kandila. Sindihan ang kandila at isulat sa papel ang inyong buong pangalan kasama ang apelyido at ang araw ng inyong kapanganakan. Pagkatapos ay isulat ang lahat ng mga pangit na bagay o mga pangyayari na gusto na ninyong mawala sa inyong buhay. Maaring tungkol sa kahirapan sa pera, magulo at di nagkakasundong pamilya. O kaya naman ay trabahong hindi maganda. Maaari din naman na tungkol sa pag-ibig ang inyong isulat. Pagkatapos ay ilagay sa pinakagitna ng papel ang durog na paminta at ang isang kurot ng asin. Hawakan ito at itupi ng palayo sa inyo. Manalangin ang taimtim sa pong may kapal na tanggalin na sa inyong buhay ang mga pangyayari na di ka nais-nais. Hawakan ang papel at ang kandila at saka kayo lumabas ng inyong bahay habang nakatingin kayo sa liwanag ng buwan at muling bigkasin ang inyong kahilingan. Pagkatapos ay sunugin ang papel gamit ang kandila at pabayaang liparin ng hangin ang abo nito. Siguraduhin po lamang na bago nyo simulan ay tahimik ang inyong paligid at walang galit at inggit sa inyong mga puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual ay magkakaroon ng katuparan. Muli pong paalala na ito ay gabay lamang at ang lahat ng pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan at kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari. Kaya't makabubuting iwaksin natin ang negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte ay tuluyan na nating mahatak sa ating mga buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.